Bugaw! Rosa, bisa mo! Pumulis ka na, iligtas mo anak natin! Rosa, takbo! Rosa! Binisan mo! Rosa! Hindi pwede to. Kapangyarihang pinakamalakas, tinggi ng aming pagsamo sa ilalim ng lilang buwan. Kami ay iligtas mo. Dalhin kami sa lugar na malayo dito at iligtas kami sa pamukulan ng grupong ito. Rosa! Rosa, tama na! Kunin niyo yung bata ay tinakda! Huwag niyo akong sasaktan. Maawa kayo sa akin. Dalhin mo na siya! Yung junk shop. Ito, kumamadali sayang na. Sayang naman yung mga hinakot mo. Kasi dalhin mo na yung bong. Ito na. Luluwas? Jasper! Baby, oh! Uy, ano ka ba mamaya? Tsanak yan. Tsanak talaga. Parang kang ewan. Ay, sinasabi ko kasi totoo kaya yung mga tsanak tsaka maligno. Yung mga kapre tsaka yung mga mangkukulam. Sabihin mo, duwag ka lang talaga. Tingnan mo, oh! Napakagandang bata nito, oh! Sa atin na lang to, Jasper, ha? Ano po siya? Nina, may hanapin ang mga magulang niya yan. Hanapin? Eh, iniwan nga dito eh. Jasper, ito na yung sagot sa hiling natin ng magkaanak. Kawawa ka naman, no. Iniwan ka nila. Di bali, kami na magiging magulang mo. Ito ang tate Jasper mo, ako ang nanay Nina mo. At ikaw? Ikaw naman si Jasmine. Oh, pinagsamong pangalan namin yun ng tatay mo. Gusto mo ba yun? Ha? Jasmine. Umiti siya, oh. Hala, ano po nangyayari? Bakit po sila nagkakagulo? Oo nga po, ba't sinusugod nila yung isang pamilya? Kawawa naman po yung bata. Sino po ba yung lola? Si Jasmine, ang bata na yon ay isang witch. Witch? As in mangkukulam? Eh, nakakatakot! Hindi naman. Hindi pa naman siya ganap na witch. Ang totoo niya, hindi pa niya nga alam na witch siya eh. Po? Babe, sorry. Eh, late kami pinilabas ni Sir Gonzaga eh. Tapos ang dami pang pinagawang mga assignments. True. Assignments? Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi tayo makakanood ng movie mamaya? Ah, babe. Pwede bang sa weekend na lang? Isabay na natin sa birthday mo. Hi, Basil. So, I tried to give this book back kanina, pero bigla kang nawala. Eh, kasi naman, nagmamadali kami para puntatong si Beshi. Jasmine! Jasmine, girlfriend ni? Oh, Basil. Yes. Carla, magkakilala naman kami ni Eliza. Aka talaga? Hi, Eliza. Hi, Jasmine. Salamat, Eliza. Thank you, Basil. Sige, later na lang. Bye. Thank you na. Sige na. Ano to? Hoy! Eh, break mo! Tapos ngayon, hahabulin mo! Uy, Carlan, tagal na nun. Hoy! Ang tagal na nun, last year lang yun. Hoy! Nako, Beshi, kung ako sa'yo, sasabihan ko tong si... Babe! Na! Iwasan na! Yun! Yun, no? Yung bruhang yun! Nako! Masama to.
Ang sabi sa horoscope, puso ang nangaagaw ng jowa sa Year of the Rat. Sus, di naman kailangan ng ganyan-ganyan. Tsaka may tiwala naman ako dito. Diba? And hindi na rin naman ako magpapa-entertain. Love you, babe. I love you. Ano yan, ha? Ha? Ako ba talaga invited dito sa birthday celebration na to? O napilitan lang kayo, ha? Baka gusto niyo ng mga solo moments, gano'n. Tapos the next day na lang ako, ganyan. Pwede. Drama-drama mo. Ay, ano ba? Dino, syempre kasama ka. Din ito. Tsaka, okay lang yun. Hindi din naman natin alam kung kailan nito tong birthday ko, di ba? Huh? May ko pa nakwento sa inyo? No. Ang sineselebrate naming birthday ko, yung araw na kinupkop ako nila nanay. Okay lang? Ano ba? So, pwede twice? Ano, babe? Bakit? Napanaginipan mo na naman ba? Oo eh. Ganun ulit. Tumatakbo ako, tapos bigla akong lumipad. Tapos naging witch ako. Ang weird, diba? Alam mo, maglagay ka na lang kaya ng bawang sa may bintana. May pang-aswang naman yun eh. Oh, pareho rin yun ah. Pang-taboy rin ng mga masamang espiritu yun, tsaka mga kakaibang nilalang. Eh, yan yung sabi sa akin ni Lola eh. Sorry. Jasmine, wala ka namang kasalanan. Yung mga mangkukulam na yun ang may kasalanan. Sila ang pumatay kay Lola. Alam mo, maglagay ka na rin gaya ng asin sa bintana. Pangontra rin yun. Sige na. Thank you. Magpahinga ka na ulit. Sure ka? Bakit kasi hindi na lang muna kayo magsama ni Carla sa kwarto mo? Para may kasama ka, tsaka sure ako na safe ka. Okay lang. Natutulog na din yun si Carla. Thank you. Good night. I love you. Sige na. Good night, babe. Love you too. Lagi mo akong dinadalaw. Gabay! Kamusta ang anak ko? Maayos lang ang lagay niya, Rosa. Kaya lang, hindi pa rin niya ako naiintindihan. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na paglilila ng buwan, magiging ganap na mangkukulam na siya. At maiintindihan ka na niya. At masasabi ko na rin ang misyon niya. Siya lang ang tanging paraan para makalabas ako dito. At magamit ko na rin ang kapangyarihan ko. Sige na, Gabay. Umalis ka na. At baka may makakita pa sa'yo dito. Pero sa susunod na pagbalik mo, kailangan kasama mo na ang anak ko. Rosa! Nandito na naman kayo? Oo, at hindi kami mapapagod nang kakabalik at kakatanong kung asan ang anak mo.
Hanggang ngayon ba, ganyan ka pa rin katigas? Binabastos mo na naman si Ima. Tayo na. Hindi nyo naman napasasagot siya, Rosa? Kung bakit kasi umaasa pa rin kayo na nasasagot siya? Dapat nga matagal na siyang naparusahan ng kamatayan dahil sa mga pagsuway niya sa mga batas natin. Kailangan natin siya. Siya pa rin ang paraan para mahuli natin ang itinakda. Siguradong hahanapin at hahanapin siya ng anak niya. Apo, yan pa rin ba ang pangitain mo? Yan pa rin ang nakikita ko. Sa oras na maging mangkukulam ang anak ni Rosa, papakawalan niya si Rosa. O doon magsisimula ang gulo at pagpatay sa lahi natin. Pero imposibleng mapakawala niya pa si Rosa. Nasira na natin ang susi. Pero yun ang pangitain ni Apo. Kung bakit kasi hindi natin mahanap-hanap ang itinakda? Ilang taon na ang nakakalipas. Hindi ganun kadaling matukoy kung sino siya. Sapagkat hindi pa lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayong taong ito, ayun na ang 21st kaarawan niya. Huwag na nating hintayin ang pagsugod niya, Apo. Bakit hindi na lang natin ipadala ang pinakamagaling nating mandirigma? Si Lily. Kami. Eh, bakit ba kayo naglalaro dito? Di ba hanggang batis lang tayo pwede dahil hanggang doon lang proteksyon ng kasunduan sa kapayapaan. Very good. Eh, alam nyo naman pala eh. Huwag nyong ilalagay yung sarili nyo sa sitwasyon kung saan pwede kayong mapahamak. Lalo na wala pa kayong mga kapangyarihan hanggat hindi pa kayo nagte-21. O, sige na. Maglaro na kayo ulit, ha? Salamat po ulit. Tara, please. Ikaw ang pinakamahusay na mandirigma at nagkasundo ang buong konseho na ikaw ay ipapadala sa mundo ng mga mortal. Alam mo naman siguro kung ano ang aking pangitain. Pabalik ang anak ni Rosa at mauubos ang mga puting mangkukulam. Hanapin mo ang itinakda. Pigilan natin ang kanilang masamang binabalak. Pero paano ko naman po gagawin yun kung yung mga nauna nga sa akin, hanggang ngayon hindi pa siya nakikita. Malapit na 21st pagkukulay lila ng buwan simula ng pinanganak siya, Lily. Madali mo siya makikilala oras na lumabas sa mga kapangyarihan niya. At makikita mo na rin ang kanyang marka.
Sinatanggap ko pong utos niyo. Kung ganun, ipapadala ka namin kung saan tumagos ang portal noon. Eto, parte ito ng restaurant. Madalas dito kumakain yung mga tao. Tapos nandun din sa side na yan, yung mga manok, yung mga baka na ginagamit namin para pagluto dito. Tapos, andito din yung mga sangkap na ginagamit sa pangkulam. Nakatago lang dyan yung mga halaman, yung mga insekto. Sabihin mo lang ang tamang salita. Magpapakita din sila sa iyo. Talaga? Talaga, Mita Lili! Hala, ate, sorry, okay ka lang ba? Ngayon, di ka namin nakita. Ang liit mo kasi. Uy, tigilan nyo nga yan. Ang narinig para sa amin, pamunod ang kabana. Bakit ang lakas-lakas ng pagkapreno ninyo? Eh, yung driver kasi namin eh. Hindi yata nakita si ate. Ayos ka lang talaga. Ako, okay lang ako. Eh, ang inaalala ko si ate. Kain ka muna. Masayo na. Ito yung gusto ko. Lily, hindi mo pwede basta-bastang gamitin ang kapangyarihan mo sa mga mortal. Bakit hindi? Eh, masasama yung ugali nila, mga bastos sila. Kailangan silang parusahan. Yan ang problema. Masama ang tingin ng mga mortal sa ating mga mangkukulam. Puro nang asumpa, pasakit. Eh, yan ang tingin nilang gagawin natin. Kasi yun ang ginagawa ng mga masasamang mangkukulam sa mga tao noon. Kaya hindi nila pwede malaman na mangkukulam tayo. Alam mo kung bakit? Magkakagulo. Hayaan mo na yung mga kabataan yan. Ang importante, mahanap mong itinakda. Oh! Babe, okay ka lang ba? Kanina ka po ubo ng ubo at saka siya ng kaching. Okay lang. Hi, Basil. So, nakita ko kanina na parang may sakit ka sa class. So, ito. I got you this vitamin C pang-ontra. Salamat, Eliza. Thank you. Thank you. Babe, ano na si... Ay, sorry. Okay. Ano kita sa leeg mo? Sobrang pula, oh. Ayaw mo ba ipa-check-in sa clinic? Sasamahan kita. Baka may nakain kang hindi pwede sa'yo. Huwag mo nang kamutin. Parang wala naman akong matandaan na nakain ko. OMG! Wait, baka naman nakulang ka, Basil. Baka naman may nakaaway ka. Kaya, baka may galit sa'yo. Babe, babe, hindi kaya yan yung babaeng muntik niyo nang mabangga nung isang araw? Wait. No. Huwag mong sabihin sa akin may mangkukulam na naman dito. Hindi natin alam yan, pero kung kulam nga yan, promise ko sa'yo gagawin ko lahat para gumaling ka ulit. Thanks, babe. Nagaan mo nga sa sarili. Oo. Ano eh?
Babay, mag-ikot-ikot ka sa paligid, ha? Alamin mo kung may iba pang mangkukulam. Ano sa liig yung boyfriend ko? Pagalingin mo siya ngayon, na. Ano? Sino? Si Basil, te. Kasama siya dun sa van na muntikan makasagasa sa'yo. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, ah. Imposible hindi mo alam. Kasi wala namang ibang nakaahoy yung boyfriend ko, kundi ikaw lang. Kaya pagalingin mo na siya. Hindi ko nga alam kung ano yung sinasabi mo. Kulam ka. Mangkulam to, ha? Huwag kayo lumapit dito. Alam mo, kung maayos ka nang sana magsabi, eh baka tinulungan pa kita. Kaya lang, masama ka eh. Pinagbibintangan mo ako ng kung ano-ano. Huwag mo na akong guguluhin ulit, ha? Puntahin pa rin natin yun, ha? Kasi yung kutob ko na may kinalaman talaga yun. Wala akong nakitang ibang mangkukulam, Lily. Nasaan kaya talaga yung tinakda? Mukhang pagod ka. Okay ka lang ba? May humabol kasing aso sa akin kanina. Lokong yun. Buti na lang nakawala ako. Tutulungan kita. Ka lang, ha? Ang kapangyarihan at kapangyarihan ng halaman. Pagalingin ng aking kaibigan. Sabi ko na nga patay, nakita mo yan. Kita mo yan. Kita mo tayo dyan. Ah! Uta! Gayun na naman. Alam mo, ikaw kasi, umamin ka na. Pinag-inita mo yung boyfriend ko. Kukulam ka? Pagalingin mo na siya. Please lang. Please! Hindi mo lang ako, ah. Daisy, Ivy! May nagugulo dito! Bakit inaaway mo kaibigan namin? Itong mga to, hanggang dito sinundan ako. Yeah. Bakit kayo nandito? Off-limits ito sa mga customer. Bakit kayo nandito? Hindi kayo dapat nandito pa. Aling Daisy, yan pong kaibigan nyo, may lahing mangkukulam yan. Ano? May lahing mangkukulam yan. Pinag-initan po yung boyfriend ko. Baka mamaya buong bayan na yung kulamin niya, no? Tama na! Tama na! Tama na ang kakakusa mo sa kaibigan namin! Umalis na kayo! Alis! Alis! Teka lang. Kutik na ako dun, ah. Ribbit, may mask ka na ngayon. Babe, nasama pa rin kasi yung ubo tsaka sipon ko, eh. Sabi ni Mama, mag-mask na lang daw ako. Para daw hindi na rin ako makahawa. Tingnan mo yung buong team. Nakamask na rin lahat. Hala? Hindi kaya kinulam kayo lalo nung maliit na babae? Kasi sinugod natin. Teka, sinugod nyo? Pinipilit ko kasi siyang pagalingin kami. Naks naman. Thank you, babe. Pero alam mo, good news kasi medyo nawala na yung katikati ko, eh. Oo nga, no? Paano? Anong ginawa mo? May binigay lang na cream yung derma ni Mama. Tapos nung ginamit ko, ayun, nawala na. Sabi nga ni Doktora, baka daw meron lang akong allergic reaction. Ibig sabihin, hindi nga talaga kulang. Mali ako. Naway-away ko pa siya. Mabait naman yun si Jasmine. Matagal na yun kumakain dito, eh. Mabait ba yun? Eh, kung ano-ano ang binibintang sa akin, eh. Muntik ko na nga sabihin na, oo, mangkukulam ako, pero hindi ko naman inaano yung boyfriend mo. Naku, kailangan na natin bilisan. Kailangan natin maghanda. Mamaya na ang pagkukulay lila ng buwan. Ano ulit? Daisy,
pasensya na kayo, ha? May reklamo kasi sila. Mula rin ang kumain ng mga bata dito, nagkaroon na ng ubot sipon. Baka rin may virus dito sa restaurant nyo. Huh? Ay, ako, kung meron pong virus dito, eh dapat po kami uunang nagkasakit. Wala ho, wala ho, virus. Baka naman ang pinapakain nyo may virus. Baka mga hayop dito may sakit. Wala, wala ho. Ay, kung wala, bakit nagkasakit yung mga anak namin? Baka naman hindi kami, ano? Oo nga, baka mahapa ang bumayan. Dapat sa mga hayop na yan, ikulong. O kaya patayin na lang. Ay, wala. Mag-usap po tayo sa labas. Sa labas po tayo. Sa labas po tayo. Sa labas po tayo. Sa labas po tayo. Sa labas. Sa labas. Sa labas na po. Teka, sige, gabay po kami. Gabay! Gabay! Ay! Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka doon. Dapat mawala na yung restaurant na to! Ay! Ay! Ano ba yung ginagawa mo? Arman yan! Ah! Dali ka sa at mga anak namin! Tungkol sa mga totoong magulang ko o kahit ano tungkol sa nakaraan ko. Anak, wala eh. Di ba alam mo naman kung paano ka namin nakita? Walang ibang tao, walang ibang gamit. Eh, bakit mo ba natanong na naman yan ulit? May nagiging problema pa? Wala po, wala po. Lambing-lambing mo naman sa kanila. Sila yung gumagkop sa akin. Simula nung bata ako, nalaman ko ang punao. May parte talaga sa akin na gusto kong makilala at mahanap yung totoong mga magulang ko. Lily, kanina ka pa namin gustong makausap. Nahanap mo na ba ang itinakda? Paano mo nagawa yun? Hindi, huwag ka muna magalit. Hindi, Jasmine, sagutin mo ako. Ano ka, mangkukulam ka ba?